switch para sa release. Ah, sa, sorry, sa reverse. So, ganun din dito. Pipigilan mo to para ito lang. Hello, mga kapihit. Merong dinala ditong barina. Isa ay tatak ay Bosch. Yan, mga kapihit. So, ang sabi kasi nung papagawa mga kapit ay pagka nire-reverse daw ay nawawala daw yung contact. So, tinanggal ko na yung mga tornilyo mga kapit at tutuklapin na natin ito. So, wala naman siyang sunog. Pero bago ako chichik dito sa kanyang sinasabi, chichikin ko muna yung linyahan. Yung galing sa supply ng kuryente. So, tutuklapin lang natin to mga kapihit, ang ating tip para doon tayo kukuha ng kontak. So, nabalatan na natin. So, ito na yung linya na kadugtong dito sa ating linya. So, kukuha lang tayo ng tig isa-isa. Chichikin natin kung wala nga bang putol. Baka dito lang naman. So, kung nakikita nyo mga kapihit, so, may contact yung kabila. So, kabila naman natin chichikin. So, mayroon. So, dito na tayo magpupokus sa ating reverse. Sa reverse na tayo magpupokus. So, ang gagawin natin mga kapihit ay tatanggalin na natin tong dalawang linya nang gagaling sa ating motor patungo sa switch. So yan. Dalawa lang na yan mga kapihit. Yun. So itatabi natin. Tapos, ang sunod naman natin gagawin mga kapihit ay sisikwatin lang natin yung ating jack. Yun. Tapos, mahuhubot na yan. Yun. Tapos yung ating hammer, tatanggalin na rin natin. Tapos pwede na natin itong hilain. So wala na doon sa kanyang kaha. So ang sunod naman natin gagawin ay tahugutin natin itong kanyang switch doon sa switching doon sa ating reverse. Ayan. Tapos ang sunod naman mga kapihit ay ating carbon. So hilain lang natin ng konti ito. Yun. Para hindi, baka kasi maputol pagka hihilain natin yung armature kasabit yung sa bearing. So, okay na. Ang sunod naman natin gagawin ay at iikutin lang natin to mga kapihit yung ating reverse. Ayan. Kahit saan naman yan magkakabaliktad pagkabit, okay lang. Yun. So, pwede na natin ilabas. So, ayan na mga kapihit. So, ang nangyari kasi nito mga kapihit ay isa nagkakaroon ng loss contact dito. So, pagka ganyan kasi, minsan, kinakain yan, magkakaroon ng, kaya kagaya ng kapihit yun. So, kukuha lang tayo ng liha, may liha tayo, lilihain lang natin yan. Yan. Lilihain na natin lahat para sigurado. So, ganun din dito. Yan. Ito kasi yung switching, pagka nag-reverse ka, itong kukontak. Pag inikot na naman yun, dito kukontak. So, nagkakaroon siya ng reverse. Yan. So, wala namang problema dito mga kapihit. Oh. So, walang putol. So, so, ganun din dito, doon sa kapares doon sa ating reverse, nilinisin din natin to. So, medyo malalim na siya. Oh. Yan, mga kapihit. So, malalim na yung bumabangga. So, lilihain na rin natin to. Tapos, ang sunod naman mga kapihit, i-adjust lang natin ng konti ito. Ito. I-adjust natin, angat ng konti. Yun. Sabay, pipigilan mo lang dito. Para ito lang ang umangat. Kasi ito lang ang babangga doon sa ating switch para sa release. Ah, sa, sorry, sa reverse. So
dito, ganun din dito. Yan, pipigilan mo to para ito lang ang umangat. Yan. Ganun din dito sa kabilang side. Ganun din dito. Pwede na natin ibalik. So, lilihain lang natin ng konti. So, pwede na natin ibalik yan. Kahit saan naman yan, pwede mo kahit saan yan magka baliktad. Pwede yan. So, may guide naman yan mga kapihit. Kapasok mo lang siya. Tapos, iiikot mo lang siya. Yun. Yun na. Tapos, saka natin ibalik yung kanyang armature. Yun. So, meron lang akong idadagdag mga kapihit. Kasi nga, may napansin ako, medyo masama na ang kanyang core. So, kumayod na ito mga kapihit. Ayun, kumayod na. Kung mapapansin nyo, makintab. Yun. Yun mga kapihit. So, kasi siguro luag dito. Luag dito mga kapihit. Laki na ng clearance. So, ang gagawin ko mga kapihit, magkukupit lang ako ng, kasi medyo malaki na, tatansya ko na lang, ay ito emulumin gasket. So, medyo makapal. So, gukupit na lang tayo dito para ilalagay natin pinakasapi doon sa ating diri. So, meron na tayong nagupit mga kapihit. Ito ay emulumin gasket. Yun. Buyoy-buyoy na. So, ilalagay na lang natin dyan. Yan ang pinaka sapi ng ating bearing. Kasi kinayod na yung ano niya. Pinaka ano ng bearing. So, babalik na natin. So, ilalagay ko muna yung ano mga kapihit. Yung kanyang switching para doon sa ating reverse. So, meron naman yung ano mga kapihit may kinatamaan doon. So, ibabalik lang natin. Yun. So, ibabalik na natin. So, ilalagay ko muna pala yung carbon mga kapihit. Pati sa kabila. So, ipopos lang natin. Yan. Tapos, ilagay na natin yung kanyang jack. Yan mga kapihit. So, swabe na yung ano niya. Tapos, saka natin ilagay yung kanyang hammer, pang-hammer. Yan. Tapos, maglalagay lang ako ng konting grasa. Mahalaga yan mga kapit para naman doon sa kanyang gear. So, okay na yan. Tapos ang panghuli ay itong ating dalawang linya. So ibabalik lang din natin yung mga kapil. Tapos dito yung isa. So isa mahaba, ay isa mahaba sa maiksi. So hindi ka maliligaw dyan mga kapil. Yan. Tapos tatago natin yung posibilidad na maipit na mga linya. Ilalagay na natin yung pinaka-plak ng kanyang
para hindi siya mahihila. Maglalagay lang tayo ng konting tip dito. So yung pinaka last na natin ay yung cover. So pwede ko siyang testingin mga kapihit na wala mo ng tornilyo, kasi ginagawa ko naman to lagi kasi para pagka hindi naman gumagana, so madali naman siyang yan. So dinidinan ko na lang siya. Titestingin na natin mga kapihit. So titingnan natin yung reverse. So re-reverse natin uli. Okay. So pagka naturninyo na kasi kompleto yan mga kapihit, noong gaganda na number. So ayan mga kapihit, sana nagustuhan nyo yung aking video. So thank you for watching.